salitang araw po, mga hunter, mga bro. Papakita ko sa inyo kung paano magluto ng patikit sa ibon. Kung tawagin ay patda. Ito. Papakita ko ang tamang pagluluto kung paano. Ah, sige. Sisimulan natin. Bigyan natin ito para hindi kailangan may panghalo tayo ito. Kailangan matunaw siya. Kasi nung kinuha ko ito sa gubat, sa puno, tayo na siya. Tinaga ko siya ng mga ilang araw, pinuntan ko siya mga 3 araw, ganyan. Kasi pag yung tinaga mo, tapos kinuha mo agad, mahina ang dikit. May tubig pa kasi yun. Ito, wala na, tayo na siya. Kaya siya ganito katigas. Ayan. Yan. Kailangan bigyan mo siya ng kunting gas o langis, kerosene o kaya langis para hindi ganong matigas pag naluto. Kailangan medyo matunaw pa siya. Kunti pa.
bibigyan natin ng kunting bulak para hindi tumulong pag mainit ang panahon. Kasi pag mainit ang panahon at mainit singaw, tumutulo kasi yan. 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 Itong bulak na to pang pampakunat para pag dumikit yung ibon, pero kasing ibon na malakas pag dumapo dumikit natatanggal agad, kaya bibigyan natin kunting bulak para kumunat siya. Ayan. Naihulog natin yung bulak para kumulat siya mga tropa. Ayan. Ngayon bibigyan natin ng kunting abo. Ayan. Yan, abo sa kalan. Yan. Para mawala yung kulay, kasi pag alang may abo, pag walang abo, makintab siya. Pag ilagay mo sa padikit. Para pag naluto siya, medyo kulay. Mawawala yung kintab niya, kasi pag ganoon ang kulay niya, kulay brown. Pag kintab siya sa pag ilagay mo siya sa stick. Yan, okay na. Pag malamig na to, okay na siya. Ayan, oh.
Yan. Okay na. Ito na siya. Ito na siya. Yan. Ba, simple lang magluto kung paano. Kung paano gawin. Ano, tapos na. Sandali lang, di ba? Okay na.